Every car in the world needs three things to operate. You need air, fuel, and spark. Yung air, let's take a normal Civic, 1.8 liter. Wala kang magagawa dyan. 1.8 liter talaga yan. Hindi siya magiging 3 liter, siya magiging 4, 5, 6, so on and so forth. Ang ina-adjust is how much fuel binibigay sa makina at kailan pinuputok yung spark plug. All engines work on this principle. Let's go back to fuel. Kasi tulog nung high school, o kaya absent, o kaya nagbabasketball, at ano po lang po. Papatato, ganun. Once upon a time, you have a distributor where you make P-hit this way, you P-hit that way. Sa box type ko, ganyan. Yes, so advance and retard. Advance and retard timing. Ito yung dating tinotono. When you say tuning, ina-adjust yung spark plug timing. May baril ka pa dyan, di ba? May timing light ka pa. May flash-flash. Yes, may flash-flash. And then, since patanda ka, carburetor. Yun, ina-adjust din yung carburetor. Yung mga jetting dyan. Yan yung fuel. Yes, this is fuel adjustment, this is timing adjust. Back in the old school days, hindi pa ka 90s to 80s, 80s na ito eh. This is already 80s. Right now, wala nang ganun. It's all in the computer. Hyundai Genesis Coupe, the pride of Korea. Itsura pa lang, mukha nang mabangis. Front engine, rear wheel drive, grand touring car. Ibig sabihin, kotseng pang long distance cruising. At syempre may power. Sa makina niyang V6, hindi siya stressed tumataw sa mga highway para makarating kang fresh, relaxed, at syempre poging-pogi na mukhang K-pop star. Okay, Hyundai Genesis 3.6. Okay. 3.8 liter V6. Yan, no? Ito si Attorney Alfred Laya. Yeah, man. Yan, no? Ano mga gym body natin, eh. Laki muscle natin, eh. Ano meron dito? It's a basic car compared to today's vehicles. Ayan, ayan. Bagong-bago sa kanya to, eh. Kabili lang niya. Maglamig aircon. Komportable, muscle car. Red mo nga isa. Ayan. Mabait pa. Medyo stuck-stuck pa na, swabe-swabe pa yung tunog, hindi ba yung kung nangangain ng buhay, ano? So, eto, balak ni Mr. Fred na ipa-tune. Yeah. Tama ba? Ipa-tune, oo. Nahihinaan ka pa ba dito? Ba't mga gustong ipa-tune? Theoretically, conservative yung pag-tune ng Hyundai dito. Now, this is 305, 310 horsepower yata stock. On paper. Second generation, nasa 350 yata, almost. It's the same engine, iniba lang ng Hyundai yung pag-tune. So, para lang ma-push sa second generation level, papaching. Okay, game. Pwede ko ba i-drive to? Sige. Hindi ka ba kinakabahan sa akin? Mamaingat naman ako eh. Eh, race driver kayo. Mas marami, race driver. Mas marami ka pa experience sa akin eh. Gran Turismo lang ako. Seatbelt tayo for safety. Yep. Nakatakot eh. Reverse doon. Pinakadulo, tapos up. Hindi ka ba mamamali sa ano? Hindi siya papasok sa reverse kapag umaandar ka forward. Ah, okay. Naisip na ng mga Koreano yun, ano? Oo. Yung reverse niya, paano? Sige, subukan mo left. Pag ganun. Hindi, sige pa. Left pa, and up. Yan ang reverse. Yun. Pag tumunog. Tapos 6-speed. Tapos yun, may sunroof. Yun ang kinagwapo neto. Ah, talagang inaano, pinapatong mo yung mating sa pedal? Parang maling gawain yan. Maling gawain ba yan? So yun, no? Safety tip. Yung mating niya, nakatakip doon. So dapat dito, nakapat out eh. Okay. Tingnan so, natin yung mating na yan diyan. Pwede ba lagay ko muna sa likod? Sige. Sa trunk. Mali ito. Mali ba yan? Oo. Ganun bago yung may cut out. Okay. Ayun, ang laki ng ano eh, oh. Yung floor mat dapat may tabas doon. Ayun. Lalang hahad lang. Okay. Okay, game. Sabtulin natin 'to. Kita yata yung brief mo kanina. makita yung brief ko dyan. Ilang weight nito sa pounds o sa kilos? Sa sheet, mga 1,500 kilos. So 1.5 tons. Babawi sa torque? Yeah. Small time subdivision.
ramdam mo na malaki siya eh, no? Yung mahabang uso. Mahabang uso, oo. Pagka mga singit-singitan na ganito, medyo mahirap. Oh, parang ano lang, kailangan maging ano ka. Aware ka lang. Pero meron pa rin ito sa ano, sa Amerika ganun, sa Korea. Ah, wala na, kung na to. In out of production 2016. Wala nang Genesis line Hyundai. Spin-in off nila parang Lexus. Parang Lexus. Oh. Sporty na racing. Oh, ibang luxury line nila ngayon. Oh. Thing is, wala pa rin Genesis coupe na bago. Wala pang Genesis, gano'n ganito. Na two-door, oo. Oh. Meron silang yung sedan na pa-luxury, same. Pa-luxury car, gano'n. Same power. I think V6 din na engine. Malaki ha, pero madali lang i-drive ha. Maganda yung ride eh, no? Oo, ha? Bug. Ayun, buko tatalo niya. Sorry. Sorry. Yung Civic, dumiretso eh. Okay ba, tamahan natin si Dad. Pre-preno. Pre-serial ha. Oo. Diba, no replacement for displacement eh, no? Alright. Diyos ko po. Kailangan babae-tune to, malakas eh. Kaya ilalakas nito. Para lang i-bring out yung potential, di ba? Hindi naman hardcore na tune na papaabutin natin ng 500. Tsaka bilis mag-rev eh, oh. Ano siya? Hindi siya tamad na engine. Yep. Puta! Ayaw mo ba nito? Malakas na to! Ano ka ba? Sarap sa highway to. Tsaka pag finlor mo, wala siyang kaangal-angal. Woot! Oo nga eh. Ang lakas na nito, Fred! Ayaw mo ba nito? Hindi naman bitin yung power. Talagang ito si Fred, parang greedy lang sa kapangyarihan niya dato eh. Malakas naman eh. So anong plano natin gawin dito? Computer box, yung ano lang, ECU. Yun muna. Mas tignan natin kung ano yung improvement. Dali-dali kaming pumunta sa Speed Lab para ipakalikot ang computer box o ECU ng Genesis ni Fred. Marami at malawak na ang experience ng Speed Lab sa tuning, modification, pagpapalakas ng auto at meron silang sariling dyno, yung makinang panukat ng taglay na lakas ng mga auto. Sa dynamometer malalaman kung gaano kalaki ang nilakas ng auto mo o baka naman mas lalong naging support sa modification na pinagagawa mo. Siyempre, nandun si Sydney Ang, maanga sa internet, pero sa tunay na buhay, fun guy naman tsaka maayos kausap. Wala rin kapaguran sa pag-explain at pagpapaintindi kung paano gumagana ang mga bagay-bagay tungkol sa kotse. Okay, dito tayo sa Speed Lab with the main man, Sir Sydney Ang. Sir, Hyundai Genesis 3.8, ano mga pwedeng gawin dyan? So right now, actually, sa kaibigan mo to eh, kaya pag sumabog, walang sisihan. Puta! Di naman sa'yo, okay. Okay lang yun. No, oh, yamo lang, oo. Oh. What we're gonna do here is ECU reflash first. Mm-hmm. Yung narinig nyo lang sa internet, ECU reflash, remap, ECU tuning. Isa lang yun, interchangeable yung mga terms. So walang pinagkaroon na lahat yun. ECU reflash. Reflash, remap. Master Sydney, malakas na to eh. Anong improvement ang gagawin ng ECU reflash? Things normally make about 250-260 stock to the wheels. Uh-huh. Normal for a V6. Uh-huh. So reflashing, we should get anywhere from 20 to 30 horses more. Yung Mustang na 3.7 na V6, kaya niya talunin. Ah, okay. Kaya alam mo yung mga taong Mustang? Hindi, sino yun? Mga musta, pautang. So ito, enough power para takbuhan yung mga nangungutang, ganun. V6 Mustang. Sige. Anong ginagawa ng reflash, ECU tuning? Paki-explain nga. Yung kotse, parang sa phone mo, may computer sa loob. May chip yan. Yung chip niyan, yung laman, hindi mo kaya baguhin. Pero yung nasa tiyangge na may aparato, kaya baguhin. Okay. Diba? Yung mga nagja-jailbreak, root ng Android. Same principle na ginagawa sa kotse. Okay. So we'll take out the computer box, bubuksan. Magsasaksak ng wire doon, tapos babasahin yung laman. Tapos? Then after that, may file ka makukuha. Normally about mga 4 megabytes, 3 megabytes. Mas malaki pa nga yung MP3 kaysa doon. Tapos? Then yung file na yon, pwede i-edit. So, kasi parang siyang Word, parang siyang Excel. So pag na-edit yun, you reflash it back kasi parang siyang flash drive. Okay, kala ko parang mga ganun videos na nasa cellphone mo eh. Pwede mo rin na pag-upload ng ganun.
So papalitan ng mas ano, performance oriented. Ano mga ano ba gusto mo? Yung medyo engot explanation, medyo yung may technical at science. Pareho. O, yung engot muna. Tatanggalin computer box, papalitan yung laman. Yung laman na file, ah, hindi yung pinaka-physical na laman. Oh, yung file, yung nakala ng tao eh na may babaguhin ka na sa loob, may tatanggalin ka, may sasaksak ka, hindi ganoon. Okay, yung pinaka-file. So yung file ang ipapalit, ano? Ganun pa rin, file pa rin. Kaya nga, file na ano, anong ginagawa anong file na yun? This is where we go to the scientific explanation. Oh, sige, punta tayo sa loob. Lecture time! Okay, engineering explained. Okay, game. Normally, there's two ways to do this. The convenient way is, meron lahat ng kotse, meron to. Dapat ikaw alam mo to. Pag hindi mo alam to, umuwi ka na. Alam mo na yan. BBD1. DBD2 OBD OBD Pangit kasi ng sulat mo eh. OBD port, yan yung saksakan, mga sinasaksak, mga parang diagnost, onboard diagnostics. So ito part 2, kasi yung 1 di standardized, kumbaga nung below 1996 one. OBD1 OBD2 standard na lahat ng kotse, isa lang ang port. So Lord. OBD port can plug into laptop directly. Mm-hmm. Ano yung cable na kailangan? OBD to USB. Oh, OBD to USB. May nabibili niyan sa CDR King, gano'n? Wala. Saan nakakabili niyan? Lazada, meron. Ah, okay. So, pag nakabili ako niyan, tapos meron akong software, yun! Action. Kailangan mo ng hardware, kailangan mo rin ng software na pangbasa niyan. Yun, ang software. Okay. Yung software. Pwede meron sa torrents niyan? Wala. If you look hard enough, meron. China na copy, but your own risk. Sabihin, your own risk. Kapag pinakialaman mo, di ka marunong, sabog ang makina mo. Tama? Hindi lang tatakbo yung kotse. That's one way of reflashing. That's the most convenient way. That's the most popular way of doing it because halos lahat ng kotse ngayon, pwede ito. Except Hyundai, Kia. Some current VW, current Audi, hindi rin pwede. Older cars, normally you have to open up the ECU itself. Bakit wala silang yung OBD port? May OBD port, walang protocol para basahin. Walang protocol mag-write. Okay. Inside the ECU, may physical chip yan. Parang CPU talaga. There's memory, there's processor inside. So this is where that file resides. Normally, it's anywhere from 2 megabytes to 4 MB ang size. Mm-hmm. You need software to edit the file. It's a separate software. You need to have a cable, then you need to have two pieces of software. Which is, the first one is yun yung hardware, no? Reader-writer. Pwede ba namin malaman kung anong program yan? Yes, you can. Ano nga? Ganda ng sulat mo, no? Ano pa ba? Alien Tech Case? Mm-hmm. So on and so forth. Madami pa yan. Okay. Anong paborito mo dyan? Normally, we use these three almost all the time. Okay. The most popular and most famous reader-writer in the whole world is actually Alien Tech. And it's also the most expensive. 2.5 euro. 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 2.5 euro. Hindi lang yan bibili mo. You need to have subscription also per year. Wala pirated yan? Meron, actually. May pirated yan. May China yan. Once again, your own risk. Because this one, the 1,000 a year, gets us the tech support we need. Like, say, new car that comes out. And this one can pretty much do any car. You have a Ferrari? Pwede. Lambo? Nice. Pwede. Bugatti? Pwede rin. Wow, cheap Bugatti. Doon lang tayo sa mga China, Geely? Pwede. Yung Mitsubishi, pwede. Pag Mitsubishi, yes, Strada. Lancer! Montero. New Lancer, yes. New Lancer. Evo 3, no. Too old, sorry. Yung Hyundai na. Yung Hyundai. Hyundai also, yeah. Alright, okay. Next. So, this is reader-writer software. Mm-hmm. Then you need editing software also. Ay, iba pa yun? Hey, wala na bayan yun, yes. Sabi yung pang-edit, hindi nakakabasa? No. We have reader-writer, then you have editor. Adobe Premiere, pwede? Unrecognized file yun pag binuksan mo. MS Word, pwede ba Word? Hindi rin. Yung editor, Alien Tech makes an editor also. So kumita ni Alien Tech, ba't nila ina-package? Malamang pag binasa mo, gusto mo i-edit yun. Because there are some people who are just happy with reading, writing, and then you buy a file off the internet. Oh. Anong problema pag yung ready-made na map nilagay mo sa kotse mo? Number one, hindi mo alam ano yung laman yan. They will give you a general map. Let's say stage 1, oh, then very popular, stage 1 plus 20, or stage 2 plus 30. Sinabi lang nila yan, plus 20. Pero yeah, plus 40, blah. Where exactly how they achieve this plus 20, plus 30, plus 40, you don't know. So, custom tune tayo. Yes. Kailangan natin na ito. Go. This one kasi, if you have a reader-writer, let's say if you're in Europe, you live somewhere in Slovakia, that there's no dyno, but you want to get your car tuned. So, you buy that from Alien Tech. You buy the file for anywhere from 100 to 200 euros. You buy the file, then load it into your car. Lalakas, most likely, yes.
How malakas, you don't know because you don't have a dyno. In Europe, there's most pretty much all the same. Because and definitely, the European file, if you load it here sa Philippines, hindi talaga match. Because malamig dun, mainit dito eh. So there's different from our diesel, that's another one. Okay. Okay. So, syempre, di ba, baka nakatira kayo sa high elevation, yep. Tama ba? Yep, that's another one. Yes, sir. Tuloy. So, we have editor. Editor we have from Alien Tech also. It's called ECM Titanium. Hiwalay na bayad to. This I think is 1-2 euros. And we have another one called Bit Edit. The Subaru boys use ECU Flash. ECU Flash. Because this is free. Ba't hindi natin gamitin yung free? Because you don't have a Subaru. Ah, so pang swerte ng mga Subaru boys, no? There's also paid Subaru Edit. Ito, may bayad to. $1. Ito may bayad. Ito kasi, if it's free, figure it out on your own. This one pretty much is a little bit more user-friendly. Okay. Then this guy also makes something called GTR Edit. Obviously, para sa GTR. $1. Ayaman yung mga GTR naman. Singili mo na mahal yan. Anong gamit natin dito sa Speed Lab? This most like, and the other one, the granddaddy of them all, is thing called WinOls. Ito, you pretty much need to have lots of computer background, preferably CompSci degree to be able to use that. Ito yung meron tayo. Yeah, we'll use this one and then to some extent we'll use this one because here's what happens when you open up the file, say that 4MB. When you open it up, you have things called map. So, say fuel map. Ito mga map, pag binuksan mo, mukha siyang Excel. This one is almost always RPM, so 0 to say 6,000 RPM. This one is, for all intents and purposes, tapak. So 0% tapak to 100% tapak. Okay. Then, yung mga laman dito, it can be 100, can be 120. This is the stock laman. This is 200, so assuming this is fuel. Once you've done all of this, you read it, you open it, all you do is like Excel, change the number. 120, you make it 130. Then save the file, then write again. That's it. Paki-explain nga, bakit yung mga maps nila kailangan i-edit pa para lumakas ng 100%? Very simple. Bibili ka ng phone, ang naka-optimize ba yan? Kaya nga, bakit nga hindi? Hindi nila ginawang ganun para malakas kagad. Yung nakalagay na map, ibig sabihin yun yung parang may pinaka-universal na map para hindi masira, ganun. Safety margin. Safety margin for cars and engines in general is anywhere from 30% to 100%. You'll get a lot of comments here once you post this video. Tangay na 100%. Totoo ba yan? Ibig sabihin, hindi 100% optimized. Bahit ganyan-ganyan. At may magsabi, hindi totoo. Kaya nga, there's a range of 30 to 100%. Both mechanically and electronics. Eh, pagka umaga over-engineered para matibay, sa warranty, ganun. Kasama na rin yun. Okay, okay. But it's almost most of the time, yung mga respectable na manufacturers, mataas ka agad yung always over-engineered. Because over-engineered. Okay. The R&D to do it, the brains to do it, cost the same. Okay. Sa simula, parang matinding pagka-nerdo ang kailangan para magets ang science ng ECU tuning. Pero sana iniintindi natin yung mga bagay na to at hindi lang saksak ng kung ano-anong modification tapos biran na agad sa highway. This is what we do first. You do a baseline dyno. Because you cannot tune without knowing how much it makes first. Kaya yung mga nagro-road tune dyan, na yung people who can do ECU tuning on road tune, lalakas, yes. How lakas? Obviously, hindi mo alam. Hindi rin alam ng sino nagtotono niyan, gano'ng kalakas yan. Pag so, ano lang yun? Quit level, teams lang pag yun. Pag sinagot sa'yo, oh, malakas, this is 20 horses. I'm 99% sure it's not true. Dyno tayo para mas scientific, gano'n. Diba? 14.7 is this line here. Okay. That never happens in real life. That's only in laboratory settings. This part, this is not best power. Best power is almost always this range for normally aspirated. This one to about this one. Ito. This is lean, this is rich. Okay. It has to be rich. So this one. Rich meaning rich in fuel? Yes, more that's fuel. Yeah, more fuel. The air that's in your car, 3.8 is 3.8. You cannot change that. It's not gonna become 3.5, it's not gonna become 4 liters, it's not gonna become 5 liters, unless you turbo supercharge it, but that's a discussion for another day. So it's 3.8. You cannot change the amount of fuel air, but you can change the amount of fuel, and it changes the mixture. So with this one, this is medyo correct. What we're going to do is we're gonna probably make it a little bit more rich here.
maybe get this one, get this one. This one is very rich already, so this one we might lean out a bit. So the final graph that we want to happen is something like this. Dapat medyo straight to, pag ganun. So yung mga talon-talon na yan? Normal yan, lahat yan. The whole air fuel mixture is ideally should be around here. Pati ito, ibababa ito. Bababa ito ng konti para magka-power siya at the low end. Oo, sabihin mas makabas. Dadamihin ng fuel dito. Yun ang gagawin sa computer magic, no? Magkaparehong simple at komplikado ang pag-remap ng ECU. Sa puntong ito, hinayaan na namin gamitin nila ang powers nila na palakasin ng auto at baka sa kakatanong namin, maganda leche-leche pa ang tinatrabaho nila. Pagkatapos naman mag-reflash ng ECU, salang agad sa dyno. Ilang dyno pulse lang at lumabas na ang final results ng kanerdohang ginawa ni Sydney at Master Bok. From 269 horsepower, naging 289 horsepower at naging mas matambok ang torque figures. Ang 200 horsepower na improvement sa halos 300 horsepower ng makina? Ramdam naman kaya. Subukan nga natin sa real world. Ayun, ano? Newly improved Hyundai Genesis. Anong masasabi mo? May slight increase sa horsepower to the wheels, around 13. Kung translate mo yan, including drivetrain loss, based on my math. Umakyat brake horsepower niya from 305 to 340. Pakiramdaman natin kung ano yung sinasabi niyang improvement na sa akin na yung susi niya. Drive natin, busy to eh. Okay, pera muna. Sige. Alright, thank you. Okay no, nalaman ko na yung before nito, tsaka ngayon nalalaman ko yung after. Yan. Naramdaman ko yung powers niya, you know. Ito, muscle car. Lakas din. Oh. Third gear yung kajet factor. Oh. So, 300 horsepower out of the box. Tapos, more horsepower out of the computer box. Ayaw mo pa niyan? Ang ganda na ito! Korea, number one! One last time. Oh, shit! Hindi mo kailangan ni floor eh, no? Konting apak lang, oh. Puta. Ayos din. Good job, Speed Lab. Good job. Sydney Ang! Gawin mo akong ganito, Sydney Ang! Superb! Top notch! Very good! Very good! Ayan ano, so naging mas responsive siya across the board ng RPM, no? So computer lang yung ginalaw. Malakas na yung kotse, pero yung response, yung pag-power delivery ba, ayan. So, mag-enjoy ka gamitin to araw-araw. Yun. Okay. Very good, very good. Ayun, ano? Grabe. Ikaw, long-term ownership sa'yo. Matagal na to sa'yo, di ba? Nakita mo ba improvement? Oo naman. Especially sa first, second gear. Usually, at dati, 40 kilometers sa 3,000 RPM na ang second gear. Dito, right now, 60 kilometers sa 3,500. Tumipid ba sa gas? I guess mas matipid kasi hindi ka nagsasay ng gas sa low on, sa low speed. Ah, ganun? Tumisipa agad siya. Ayos. Sige. Thank you, ha? Okay, man. Congrats sa'yo. Lakas nito. Ingat sa pagdadrive. 'Oh, here's another thing. Tuning is different from tune-up. Magkaiba yung dalawang yun. Wala nang tune-up sa kotse ngayon. Anything beyond 2003 and up, there's nothing to tune up anymore. So, pag binil ka ng kasa o kung sino man mekaniko mo na may nakasulat doon, tune up, 750 ang palit charge. Palit spark plug, hindi ba yun? Hindi, tune up tawag doon. Ang tawag doon, palit spark plug lang. Palit spark plug tawag doon. Okay, okay.
mga carburetor yun technology. Back then, oh, since Ramon's an old school and old person already, alam na niya yun. Okay. So sa carburetor, may tune-up yun. Yung mga EFI? EFI, nothing. There's nothing for you to do, there's nothing for the mechanic to do. Siya na yung bahala sa lahat, computer na. The computer is the one that takes care of everything. Okay, okay, okay. Sige, sige. Pinaka, ito, mas maintindihan lang lahat ng Pilipino to. Ano ginagawa niyo sa gitara? Tinutono. Oh, yun, ang ginagawa niyo pag nagtono kayo. Eh, yung string, inigpitan. Pinipihit. Oh. Oh. Paano mo alam kung tama na? May tuning fork, or may tuning gadget. Kaya mula ka nun. Tenga-tenga lang. Oh, yun. Oh. Yun yung binabayaran mo. Yung tenga nung tuner. Oh. Same thing with this one, binabayaran mo. Yung tenga, sa mga nakadikit yan, sa utak. Oh. Oh. So, yung magaling magtono, alam na niya kagad. Konting pihit lang. Oh, ito, tama na to. Tuning is the same thing. So, you're paying for the brain power of Hindi pwede hulaan dyan, ganun. Yung pihit mo, mga dalawang ganon. Okay na yan. Chamba-chamba, ganon. Well, kaya nga may tuning fork na ngayon eh. Pag nagkamali, ano mangyayari? At the worst, pag nagkamali, one, no power. Sabog only happens when it's lean over here. This one, rich for the engine, is fine because, one, no power, lunod, malakas agas. Ba't hindi sasabog yung makina? Okay, okay, okay. Lean, meaning more air, less fuel. Uy, titipid. Hindi. Kasi ang tendency mo nun, wala rin power eh. So, aapak ka. And the higher the RPM that you go, that it's lean, the more chances are makakatok yung makina. Oo. So, detonation. Ganun. Yes, yun yung tope. What tope is like this one. Huwa ka ng bato, lagay mo sa lata, kalugin mo. Yun yung tunog ng tope. Ah, ganun. So, may parang... Ah, okay, okay, okay. Madalas eh, di ba minsan pagka may humps, di ba? Tapos, accelerate ka, trrrr. Ganun, yun. Lalo na yung, let's say, paangat. Nasa first gear ka, ay matapakan ng malalim. Krrrr, umakyat. Yun, tope, yun. Delikado yan pag nangyayari dito. Pag mataas ang RPM, na may trrrr at 5,000, yun, delikado na yun. Pero, para mawala yun, anong ginagawa mo? Tatapak ka ng malalim. Mm-hmm. Kasi you need more air and more fuel to go in. At that point, pag tumotope, means there's not enough fuel. Okay, 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 okay.